Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, itetest natin ang mga bagong shade ng Caroline Cosmetics. So this is mga sticks. Peach stick and ito yung rose stick. Wala pa kasi akong ganitong tinest na stick except kay primer nila, yung primer stick and yung highlighter stick. So the rest hindi pa natetest. Ayun lang guys, so mas maganda kung panoorin nyo yung fine details about this product kasi complete details yung mga pinagsasabi ko sa end of the video. So hinuhuli ko kasi yung paggawa ng introduction dito sa channel natin kasi wala lang. Hindi ko alam ba. Pero yun na yun. Hindi ako nagsasalita tuwing paglalagay ng makeup. Pero lahat naman ng details na sasabihin ko sa end of the video. So, if ever kung may tanong pa kayo, just comment down below na lang. Hindi ko nagpapahabain ito introduction. Just keep on watching para malaman nyo kung sulit ba yung 199 pesos nyo. Ayun lang din.
So, time check muna tayo. It's already, ayan. So, 10:16 na ng gabi. So, matagal-tagal natin tinest itong mga bagong shades na parang blush sticks siya. Pero hindi siya declared as blush sticks. Parang stick lang siya na may shade. So, ito yung rose stick and ito yung peach stick. So, actually guys, since matagal natin siyang tinest, marami ako experience. Okay, so simulan natin sa fine details ha. Saan mo ba mabibili to? Available to sa lahat ng drugstores or hindi man lahat. Watson's and Mercury. SM Department Store and sa beauty section guys ha. Also sa Glamour Department Store available din sila doon. Minsan nga available lang Caroline at Everbella na sa mga 7-Eleven or Ministop. Depende sa branch. Sa online naman guys, available sila sa Lazada Mall, Shopee Mall, Beauty Manila, sa Zalora, hindi pa sila available doon. Kwento ko muna kung ano yung mga pinaglalagay ko sa face, no? Kasi aside doon sa mga nakita nyo sa video, meron akong mga nilagay sa face off cam. First layer na nilagay ko is itong Pond's Age Miracle Double Action Serum. After na naglagay ako ng moisturizer from Madeca Derma, nilipat ko siya sa ganito na lagyan na kasi mas madali siyang iayos sa beauty drawer ko. And then, after na naglagay ako ng Focal Lure na Perfect Face Matte Primer. So, yun yung pinaka-primer ko. Tapos, may tinetest akong product na foundation which is from Squad. This is yung foundation nila na You Can Face It foundation in the shade Warm Light. No, hindi ko pa siya hindi ko talaga siya sinet agad dahil ito ay parang cream sticks. So, inapply ko muna siya bago ko siya. Actually, sorry, mali pala. Naglagay ako nito muna bago ko ilagay tong foundation na to. Kasi parang ang pinalalabas ko is parang glow from within. So, na-achieve ko naman siya. Dahil makapal yung ginawa kong blush, ginawa ko rin siyang as blush. Actually guys, pwede rin tong pang brightening. Paano siya magiging pang brightening? Explain ko lang, no? Kung dark circles kayo na katulad ko, pwede nyo ilagay tong rose stick. Tapos apply nyo siya dun sa under the eye. Tapos, tsaka nyo patungan ng any preferred concealer or foundation. Mas maganda yung coverage niya kapag may color red na underneath. Promise. Hacks yan. Hindi ko siya ginamit na ganun. Ginamit ko lang talaga siya from as a blush and as a eyeshadow. So, for the blush, ang ginamit ko is yung rose stick. Tapos, for the eyeshadow, ginawa ko siyang parang cream shadow. So, this is the peach stick. Actually, ang ganda ng peach. Actually, pareha silang maganda. Maganda rin yung rose as a blush. So, saktong-sakto yung tinry kong purposes. Yun yung pinaka-anat. Sinet ko siya gamit itong CoverGirl True Blend. So, maganda kasi itong press powder na to. Super sulit nito. Ang ganda ng oil control niya. So, kung combination oily and dry skin kayo, pwede nyo itry yun. Pero, oily kayo, mas preferred ko talaga yung gamitin. Maganda talaga yung oil control niya. Okay. So, next is, may creasing ba tong product na to? Siguro, may creasing kasi ako to for the day. Marami actually. Separate na instances and feeling ko dahil sa foundation na tinetest ko, hindi siya ganung super kumapit ng maayos. Yun ang nangyari. So, nadamay itong clear to. Pero, ang nagtagal kasi yung shade, kita nyo, meron pa rin ako eyeshadow and meron pa rin blush na subtle-subtle na lang. Pero sa personal te, alam nyo ba, sabi pa nung isang ka-office mate ko, sabi niya, te, parang namamaga ka, namumula yung mukha mo, parang ganun. Eh, kinalat ko kasi yung blush dito buo, diba? Kita nyo naman kanina, ang OA nung pagkakalagay ko. Pero, ang OA din nung nawala. Kasi ang kapal talaga nung blush na nilagay ko. Tapos, super nabura sila. Buildability guys, nagbe-build up siya actually. Maganda yung pagkaka-build up. Smooth naman basta gumamit ka ng applicator. Ako ang ginamit kong applicator ko, anong nakalimutan ko na. Pero feeling ko, itong brush na to from Tarte. Blendability, wala naman akong problem. Actually, pwede niya rin gamitin ng kamay nyo. Pero ayoko lang kasing madrag yung foundation sa ilalim ng kamay na mainit, ganun. So, ganun ginawa ko. Nag-applicator na lang ako. And okay naman siya. Actually, pwede nyo itong ano lang kamay. Sa as eyeshadow, ginamit ko kamay lang. Coverage niya, inako-cover naman niya yung pinaglalagyan ng ano, kung saan ko man siya ilagay. In terms of longevity, nagtatagal talaga siya. Makapit siya actually. Medyo na-hassle lang ang tagal kong tinest tong product na to. Anong oras na, ba? Diba? Pero hanggang ngayon, hindi ako nag-refill ah. Meron pa rin ako eyeshadow. Kakatuwa. Kaso nga lang guys, nag-set siya. Pipikit ako, tapos tignan niyo yung talukap ko ha. Tapos, ayun o. Kita ko siya eh, na meron siyang ano, parang nag-set ng lines sa talukap. Kumapit siya dun. Yung finish niya, may pagka-dewy siya, hindi siya nag-matify. Tama lang na ginawa ko na pinatong ko itong tinetest na to dun sa ibabaw ng foundation na hindi ko pa tinetest. Tapos tsaka ako sinet siya overall ng press powder. Pasensya na kung meron kayo maririnig na ingay sa labas ha. May added oil control to kasi meron siyang titanium dioxide sa kanyang ingredient. For the packaging guys, gusto ko yung packaging nila kasi na test
ko na yung ano sa channel natin, yung primer na stick nila and also yung highlighter stick. So maganda naman sila parehas and parehas lang din naman yung packaging nitong dalawang to doon. Yung quality lang talaga ng kulay and nitong sticks na to, hindi kasi magkaiba yan eh, di ba? Iba yung primer, iba yung highlighter dito. So ayun na nga, and dito meron siyang separate na seal. Naka-seal kasi siya. Sa seal doon nakalagay yung mga fine details like parang small introduction about the product, ingredients, stock number, net weight na 5 grams and imported, distributed by blah blah blah. Tapos made in China, meron din URL na careline.com.ph. Tapos may icon na 24 months upon open and meron ding paraben free icon. Meron ding manufacture date ng nakalagay is September 2018. Tapos may batch number din. Tapos nandito na rin yung barcode. So sa mismong packaging naman dito sa kanya, meron nakalagay na sticker sa ilalim. Nandun yung brand, kung anong stick siya. Ito, raw stick yung hawak ko. May stock number, merong address kung saan siya manufacture, pero made in China siya. Merong icon na 24 months upon open na container. Merong URL na careline.com.ph, net weight na 5 grams. Ayun lang. Siyempre, itong kulay na to, ito yung umiiko. Tapos merong brand name na logo. And ayun na nga, yung line nila na better than basic. So, kung gaano ba siya kadami? Actually, medyo konti lang siya. Similar lang din ang dami nung mga tinest kong highlight and yung primer. Parehas lang sila ng height. So, ito na yung dulo. So, kaya ko compare nyo, diba? Parang konti lang. Pero ito yung usual kasi na dami ng mga stick nila. Okay naman ako sa sa packaging. Complete naman yung details na hinahanap ko. For the price point, ang alam ko ang price point ito is 199 each. Check ko lang sa receipt nung binili ko. Kung magkano ba to nung binili ko siya. So, 89 pesos. 89.55 pesos yung bili ko sa kanya. Sulit talaga. Sulit. Okay, ang original price nito is 199 pesos. So, tama yung aking pagkakaalala. Hindi siya quick drying cream stick to. So, hindi siya yung matte down or powder finish. Dewy finish siya and hindi naman super dewy. Parang may cream lang dyan sa face mo. Hindi rin siya yung nagsisettle down as matte. Parang as is siya. Ganun. Tapos, hindi rin naman siya kumakalat or ever. Nagsiset lang din siya sa lines or what. And lightweight naman siya sa face as long as nakamattify naman yung satos ng face mo. Tapos, for the scent, wala siyang scent. As in, legit na walang scent. Texture niya, syempre stick formula siya. Matigas, alam mo yun. Shade range, ipo-wap ko sa screen ko ilan yung shade na available. For this product, isasama ko na lahat-lahat. Lahat ng sticks, kung ano yung shades na available. Transfer proof, waterproof, and smudge proof ba siya? Medyo hindi. Kasi nabura na halos lahat. Parang 20% na lang nung blush ang natitira ngayon. Pero sa as eyeshadow, nandyan pa rin sila. In terms of smudge proof, medyo nagtatransfer siya. Waterproof, hindi to waterproof for sure. Wala namang dragging effect habang ina-apply kasi medyo creamy naman yung kanyang formula, so madali lang siyang i-blend or i-diffuse. Hindi nag-iba yung shade. As is yung shade kung paano ko siya, kung ano yung itsura nung nilagay ko. Nababawasan lang talaga yung pigment. And then, hindi siya yung more parang sticky eh. Parang may cream lang na medyo tuyo, ganun. Patchy ba siya? Hindi naman. Hindi siya patchy. Patchy siya sa eyeshadow ko kasi taluka po guys, medyo oily yan. Pati yung eyebrows ko. Medyo weird pero ganyan talaga, oily yan. Nagsiset siya sa line. Sa taluka ko nag-set. Nakita nyo naman kanina. Ewan ko kung nakita nyo. Kasi nakapikit ako noon eh. Ayun lang ata yung masasabi ko for this product. Yun yung pinaka straight to the point. All in all, okay naman siya. Maganda to for covering dark circles underneath lang. Tapos lagyan yung concealer or any foundation. Kung anong preferred nyo. Okay rin siya as blush. Basta okay siya. Multi-use siya eh. Para siyang multi-use stick. Ganun. Pero hindi ko rin sure kung parang hindi to pwede or hindi naman siya hindi. Hindi naman sa hindi pwede. Hindi lang bagay siya as lipstick based sa formula. Kasi dry lips ako. So, yung mga gantong klaseng formula, magsesettle lang siya dun sa ibabaw. Hindi siya papasok dun sa mga gilid-gilid ng labi ko. Pag dry lips ka kasi, emphasize yung mga lines ng labi mo. So, hindi siya papasok dun. Hindi maganda yung output. Yun lang guys. So, hindi ko napapahabain yung video. All in all, okay naman siya. Nagampanan niya yung kanya. Mga dinedeclare. O nga pala, yung nakalagay kasi dito, look rosy and fresh with the Careline Rose Stick. Use this multi-stick on your lids, cheeks, and lips. Pwede pala siya sa lips. Pero hindi ako
sure kung pwede siya sa lips na yung base sa formula. Feeling ko hindi siya ganun super magtatagal. For a quick look in a swipe, blendable and buildable. So, dito sa isa, kinip ko kasi yung mga seal. So, dito sa isa, nakalagay, look peachy, keen with the Caroline Peach Stick. Uses multi-stick on your lids, cheeks, and lips for a quick cute look in a swipe, buildable and blendable. So, yun lang guys. Yun yung pinaka straight to the point ko. So, if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts. Doon sa description box below if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!